Lucas, 12th kabanata. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao, at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan, at wala nang kayang gawin higit pa rito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 20 tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi kinakalimutan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mong magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at ng mga may kapangyarihan upang nitisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalik at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpapasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal! Sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagdagdag ng kanyang buhay ng kahit isang oras? Dahil sa pagkabalisa, kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang, kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho, ni humahabi man.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kanan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya? Kaya't huwag na kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong ganasin at ako'y napapagabag hanggat hindi ito nagkaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki
laban sa ama, ang ina, laban sa anak na babae, at ang anak na babae, laban sa ina, ang biyanang babae, laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae, laban sa biyanang babae. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan, at ganoon ka ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinip at nagkakaganoon nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit? Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang tamang gawin? Kapag ikaw ay isinakda, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsaktal sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kalag ka rin kanya sa hukum at ibigay ka ng hukum sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Let no man say when he is tempted, Lucas, ikalabing tatlong kabanata. Dumating doon ang ilang